Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Maxus V80 Comfort. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Ang makina nito ay 2.5-liter turbo-diesel common rail direct injection engine. May maximum output ito na 136 PS at 3,800 RPM. At may maximum torque naman na 330 Nm at 1,800 to 2,600 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed manual. Please visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list at loan calculator para malaman nyo kung magkano ang monthly at down payment ng sasakyan na gusto nyo. Pangmaramihang tao ba na sasakyan ang hanap mo pero limited ang budget? Pang outing ng buong pamilya o kaya pang shuttle service ng mga empleyado sa kumpanya? Pwede ring pang van life pero medyo mas mura. Kailangan mong makita to. Sa unahan, hindi mo talaga may pagkakaila. Kahon talaga, kwadrado. Form over function dito. Pero kailangan talaga kasi i-maximize ang space for passengers or cargo hauling needs. May effort pa rin naman na i-brake ang mga kanto dahil sa curvaceous halogen headlights, protruding grille at sporty bumper with fog lights. Sa side, makikita nyo may nguso pala to. Nasa unahan ang makina kaya hindi papasok ang init sa loob ng cabin, lalo na sa puwet ng driver. Simula gitna palikod, kwadrado talaga. Malalaki ang mga bintana at merong sliding window. Sobrang lalaki rin ang side mirrors na may dalawang magnifications at signal lights. Nasa passenger side naman ang bukasan ng gas tank, ang sliding door at ang electronic step board. Ang size ng gulong ay 215, 75, R16 at 234mm ang minimum ground clearance. Sa likod, ano pa nga ba? Kwadrado pa rin! Dalawang pinto dito. Maganda dahil kung malalaking gamit ang ilalagay nyo, masasagad nyo ng bukas ang likod. Horizontal ang taillights. Nasa left side ang plate number. Sa bumper naman, nandun ang parking sensors at reflectors. At nasa ilalim ang pang-tow. Support RIT! Please like and subscribe! Bago ko ipakita sa inyong loob nitong V80, tingnan nyo muna itong susi. Ito ang susi ng V80. Black plastic, balisong keys, may lock button, pangbukas sa likod, at pangbukas ng mga lock. Para sa price list, specifications, at loan calculator, check nyo lang ang website namin, rit-ridingintandem.com. O, ito na! Simple lang ang mga materials na ginamit dito sa loob. Pero dahil iba ang layout ng dashboard, napawawa ko eh. Eh kayo, sige nga, comment nyo sa baba. Walang adjustment ang manibela. Pero ang upuan, naaabante, naaatras, nare-recline, naaabante at nabababa yung unahan na part at pati yung likod. Sa space test, ang tuhod ko, may isang fist na space, may sobra pa. Ang headroom naman, lampas 10 daliri. Check naman natin yung space sa likod. 13-seater itong V80. Kahit saan dito, kasya ako. 5'8 ako ha. Ang knee room simula sa second row hanggang sa pinakalikod, 1 fist. Ang headroom naman dito sa second row at third row, 10 daliri ko, kasya. Pero sa fourth row, 5 daliri ko lang ang kasya. Ang upuan sa second row at third row, nare-recline din. I-check naman natin yung space doon sa pinakalikod. Wow! Ang laki ng bukasan ng pintuan. Hindi ka mahihirapan magpasok ng mga malalaking gamit dito. At malaki rin yung space.
maliban sa apat na G-test natin na kasya dito, pwede kang maglagay ng mga gamit sa ilalim ng upuan. Pwede mo ring itupi ang upuan. At kung hindi ka pa rin satisfied, pwede mong tanggalin lahat ng upuan kasi madali lang makita yung mga screw niya. It's kalikot time! Simulan na natin sa ibabaw. Meron ditong ilaw sa unahan. Ang controls ng aircon para sa likod nandito rin. Sa passenger side na visors lang merong salamin kaso walang ilaw. Ang rear view mirror merong night and day switch. Sa A-pillars, parehong side, merong hawakan para hindi ka mahirapan sumakay. Ang manibela, katamtaman lang sa kamay. Ang kakaiba dito, yung busina nasa dalawang gilid. Ang sidings, mukhang matibay talaga kasi lahat hard plastics. Chrome yung bukasan, merong bottle holder sa ilalim at compartment. Nasa kaliwang tuhod, ang pindutan ng lock at unlock button para sa mga pintuan. Nandito rin yung pang-level ng headlights. Interesting yung pagkakaayos ng dashboard dito. Lahat kasi ng instrument cluster nasa gitna. Simple lang yung mga nakasulat sa gauges, kitang-kita mo kahit medyo malayo. Nasa left side ang speedometer, nasa right side naman ang tachometer, ang fuel gauge nasa right side din. Ang infotainment system naman walang touchscreen, pero may Bluetooth function pa rin to, auxiliary at USB. Napapalibutan din to ng piano black finish at mga silver accents. Sa bandang ilalim, aircon controls naman, lahat sila rotary knobs. Ang shifter dashboard mounted. 6-speed manual to ha. Meron din ditong dalawang cup holders, lalagyan ng card, lighter, at USB. Magkabilang side ng dashboard, merong patungan. Ang upuan, komportable. Dito sa unahan, tatlo ang pwedeng maupo. Lahat merong seatbelt at nakasmiley pa yung isa. Dito sa likod, merong hawakan para hindi ka mahirapan sumakay. Merong apat na ilaw, merong anim na vents. Lahat ng upuan merong seat belts, seat back pockets at pwede mong lagyan ng gamit sa ilalim. Lahat din ng dadaanan mo na pathway merong mga armrest yung upuan. Nandito sa likod yung babaan ng spare tire. Same size siya sa mga goma sa labas pero naka-steel rims lang. Kung kailangan niyo ng insurance para sa cars, motorcycles, trucks at cargo, pati CTPL, pwede kayong mag-email sa amin sa getinsured@rit-ridingintandem.com o di kaya mag-text kayo sa akin sa 0968-203-7833. Ngayon tapos na tayo sa exterior at interior review ng sasakyan. Test drive naman tayo. Ano, let's go na! Let's go na! Pa-field trip yung dating natin ngayon. So, unang napansin ko, no, pagka sa mga subdivision na ganito, kaya niyang dumaan sa mga kalsada kahit sobrang laki niya. At para patunayan din sa inyo na malaki to, tingnan niyo yung space namin ni Elaine. Diba may pagitan kami tapos may makakaupo pang isa dun. Sa right side ni Elaine. O, diba? Oh. Ang luwag. Actually, nandito ako sa gitnang seat. Yan. Pero pag nandito ako, nakasagad ako dito sa kanan, pag in-extend ko yung isang kamay ko, hindi ko maabot si RM. Oo, ganun kalayo. Balik tayo sa steering. Ang steering, pag mga subdivision na ganito, pag mabagal yung andar mo, tas mga tight yung mga turns, medyo mabigat yung steering. Pero carry naman, pero may bigat talaga, mararamdaman mo yung bigat. Pero pag umaandar ka na sa mga highway, or ganito, sa mga city streets, may mga kurbada, carry na. Okay, go. Yan. Pag mga ganitong kalsada, easy na. So yun, kayang-kaya mo na siyang iliko. Madali na. Sa engine noise, maririnig mo naman yung diesel. Kasi syempre, diesel to. Pero ang kinaganda, dahil nga nasa unahan yung makina, wala dito sa puwet ko, eh hindi mainit. Ang clutch pedal malambot, pero may feel. So hindi siya yung parang nakalutang lang. So madali siyang i-manipulate. Yung friction zone din ng clutch, madali lang din. Medyo mataas siya, pero makukuha mo naman kaagad eh. Sa unang sakay mo pa lang, kuha mo na kaagad. Sa mga hindi sanay mag-reverse ng nasa ibabaw, ito, reverse nito nasa ibabaw, may hinihila ka. So yun lang, ite-take note mo lang yun. Kasi baka mamaya, magre-reverse ka, eh malagay mo sa 6th gear. Pero ang kinaganda naman dito, nung 6 gears na yun, grabe, hindi ka nakakapusin sa gear kahit pang malayuan, easy lang siya. Ilalagay mo lang sa 5th gear, 6th gear, okay. Sa suspension, ang napansin ko dito, medyo firm siya, pero komportable. So, hindi siya level ng pickup. Mas komportable siya sa pickup.
pero hindi pa rin siya tatapat syempre sa mga kotse. Sa engine power naman, may lakas din siya ngayon. Isa second gear ko, tapos tapakan natin sa gad. O, di ba? May birit din siya. Napapasandal ako eh. Tapos sa braking, kayang-kaya rin yung katawan niya. Kapo niya, nagpunta kami ng Tagaytay. So, ang dami naming sakay dito sa loob. Pero yung makina niya, hindi hirap. Tapos sa braking niya, hindi rin, kayang-kaya. Pero, pagka namreno ka, pagka marami kayong sakay, ramdam mo yung bigat ng sasakyan. Kaya kung ako yung magmamaneho nito, kunwari pumunta ako long distance, mas gusto ko siyang imaneho ng regular driving. At saka ang kinaganda rin nito, dahil nga manual, so kahit medyo ramdam mo yung bigat ng sasakyan pagka namemreno ka, pag nag-engine brake ka naman, so malaking tulong yung engine brake. Mas mainam kung marunong kang mag-engine brake para sabay yung gumagana sa'yo. Meron kang engine brake at saka yung brake pedal. Lalo na sa mga downhill, syempre no, dapat talaga pagka nagmamanual ka, dapat marunong ka. So yan, nakakapag-overtake siya, nakakwarta tayo. Tapos bumibirit, eh no. Ang laki nito, pero bumibirit din. Sa passenger point of view naman, hindi pakiramdam na nakasakay ka sa van, parang nakasakay sa truck na de aircon. Ganun yung feeling niya kasi sobrang lapad. Tapos ang taas kasi parang nanliliit yung mga SUV nakasabay namin. Parang nanliliit sila, kita mo yung bubong nila. Ganun. Tapos yung pakiramdam niya dito sa loob, hindi nga siya kasing tagtag ng pickup. Kaya yung pakiramdam mo pagka nagbabiyahe kayo, hindi rin pagod. Kahapon, nagpunta kami ng Tagaytay, so doon malamig talaga. Pero nung umaga pa lang na ginamit din namin to, malamig talaga yung aircon. Kahit ngayon, ito, tanghaling tapat. Yung aircon, kayang-kaya niya talaga yung init. Pero mas mainam maglagay ka ng tint. Ang lalaki kasi ng mga salamin. Pero ang kinaganda naman nun, ang ganda ng visibility dito sa loob. Lalo na dito sa unahan, kasi yung instrument cluster niya nasa gitna. So ang nangyari doon, dahil sa gitna nila nilagay, yung unahan ng driver, kita mo yung baba. So, kitang-kita mo yung unahan mo. Hindi ka mahihirapang imaneho. Kasi kung yung instrument cluster nilagay nila dito, masyadong mataas na, mahihirapan kang makita. So, good decision yan yung nasa gitna yung instrument cluster. Sa mga gilid, kitang-kita mo rin. Kasi, pakalaki naman talaga ng mga side mirror. Tapos yung bintana, yung sidings mo, ang baba kasi niya. So, kitang-kita mo pati yung baba rin. Kaya kahit ang laki-laki nito, ang dali-daling gamitin. Maganda nga itong ipang long drive pagka kunyari yung buong pamilya mo gusto mong isama o uwi kayo ng probinsya o kaya mag-outing kayo. Yan, ito pwedeng-pwede. Masaya. Kasi masaya, tsaka maluwag. Mamimili kayo ng upuan kung saan nyo gusto umupo. Sa aho naman, kayang-kaya rin. Basta marunong ka mag-manual, kayang-kaya. Pero kung hindi ka masyadong marunong, eh hindi na sasakyan, hindi na fault ng sasakyan yun. Fault na ng driver yun. Oh, downshift ka lang naman, oh, di ba? Easy. Ngayon, itry naman natin ang radyo. Ano bang tingin mo sa atin? Yung radyo naman niya, okay din. Pwedeng-pwede na rin ipang road trip. Pwedeng-pwede nang ipang singalong habang nasa biyahe. Medyo may konting tining lang yung ano, mga speaker. Pero kung gusto mo talaga ng maganda, eh, pwede mo naman palitan yung speaker. Maganda rin dito pag pasahero ko sa likod. Kasi nga yung knee room, ayos na ayos sa akin. Tsaka yung mga upuan, ang lambot. Kumbaga parang naging double suspension ka dito eh. Suspension ng sasakyan, tapos yung suspension ng upuan. Ang shifter naman, ramdam na ramdam mo kung pasok na. Hindi siya sobrang layo, pero may travel. May travel siya from neutral papunta dun sa gear. Pero okay lang din, abot naman. Hindi pa rin siya kagaya ng mga lumang sasakyan na talaga namang ang layo ng trasera. Lalo na yung kinta, sobrang layo. Hindi naman. Abot-abot ito. So, yun na yung kinta. Oh, abot na abot. Hindi naman na-stretch ng sagad yung kamay ko. Hindi naman sobrang extend ng kamay. At saka yung height din ng shifter, okay din. Hindi kagaya ng mga owner dati, di ba? Nandito pa. At saka maganda kasi may patungan ka dito ng siko. Oh. Yung armrest. Saktong-sakto yung armrest dito sa ano shifter. At saka na-adjust din to, na-adjust din tong height ng armrest. Kung gusto mo taasan o mababa, pwede. Try naman natin ngayon mag-turning radius. Parang medyo maliit yung kalsada. Bahala na. Let's see. Mabilis. Okay.
Uy! Ba? In fairness, sabihin 2.75. Oo, mga ganun. 2.75. So medyo malaki, pero talaga namang napakalaki rin itong sasakyan na to. Kaya pasadong pasado. Oo, oh, kalahin mo, isang bira lang yun. Kala ako kakapusin eh. Ako rin eh, kala ko tatama doon sa gilid eh, hindi eh. Ah, pero pumasok pa doon eh, very good. Pasok siya malayo pa eh. Very good, very good. Makikita ako talaga sa sarili ko na ano, dinadrive to ng mga long distance, hindi ka mapapagod. Huwag lang yung puro subdivision kasi doon yung medyo matigas yung steering eh. Pero mga ganitong kalsada, kurbada, no problem. Lalo na kung kunwari expressway na takbuhan, ako napakasarap. Maganda, may ganito tayo, no? Isang malaki, no? Pag nagyakag tayong ano, umuwi ng probinsya. No, lahat kasama. Lahat kasama, mag-isang sasakyan na lang tayo. Tipid pa, diesel eh. Napansin ko rin dito kasi ang taas ng ceiling. So maganda to kasi nauuso ngayon yung mga van life. So ito, 5 years yung warranty, 150,000 kilometers. Naka-brand new ka na, tapos ang taas ng ceiling. Ang pinakamura nga nilang presyo nito is 1,190,000 pesos. Pero yun yung cargo version ha. Yun yung walang laman. So kung gagawin mo ang RV o yung camper o yun yung van life, yun yung bilin mo. Grabe, presyong MPV. Pero naka-van ka na. Grabe. Para dun sa mga hindi nakakalam kung ano yung van life, may mga ibang tao kasi na ayaw nilang tumira sa bahay. Gusto nila tumira sa sasakyan. Ngayon, ito maluwag kasi, kaya pwedeng makapaglagay ka ng maliit na kusina, maliit na kama. So yun, lalo na yung mga kunyari, trabaho nyo is nagta-travel o kung saan-saan kayo pumunta, yan. Pwede yun. CR, pwede. Pwede maglagay yan sa likod. Pwede CR. Malaki. Para sa presyong MPV, grabe, ang hirap i-beat nito. Napakalaking van, presyong MPV. Pero pag may mga katabi kang mga Hiace na regular, nanliliit sila kasi ang taas nito, as in. Saka malapad. Ito yung aaminin ko rin sa inyo kasi nung nakita ko to sa mga papel-papel, brochure, spec sheet, parang ano yan, di ba? Parang wala lang, walang dating. Pero nung nandito na, grabe, sobrang laki pala niya. Sobrang useful kung kailangan mo talaga ng space para sa mga tao, cargo, pwedeng-pwede pala talaga siya. Sobrang laki nitong sasakyan. Pero kung maliit ang paradahan mo, abay, sukatin mo muna. Diyos ko, malaki to. Sukatin nyo rin muna yung bubong ng garahe nyo. Yun ang importante, yung bubong. Kasi baka mamaya sumayad kasi mataas talaga. Oo. O, tinan nyo yung mga coaster. Oh, parang halos level natin yung mga coaster sa gilid. Oh. Kaya nga, pa-coaster ang dating. Ang pinakamurang Maxus V80 ay nagkakahalaga ng 1,190,000 pesos. Ang nireview namin ay ang Maxus V80 Comfort Manual Transmission na 13-seater ay nagkakahalaga ng 1,570,000 pesos. Ang warranty nito ay 3 years or 100,000 kilometers whichever comes first. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Maxus Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Unang bad para sa akin, yung aircon sa likod, sana meron ding switch dun sa likuran para pwedeng i-adjust nung passengers dun yung thermostat at saka yung fan speed. Napansin ko rin sa sasakyan na to, yung busina. So wala siya sa gitna ng steering wheel, nasa gilid. Kaya minsan, pagka magmamaneobra ako, minsan napipindot ko yung busina by accident. Wala ring screen yung infotainment system niya at walang rear view camera. Pero meron namang rear parking sensors. Yung pindutan din ng lock nito para sa auto lock ng lahat ng pintuan, wala siya sa pintuan, nandun siya sa dashboard. So kung kabaguhan ka dito at ngayon mo lang imamaneho to, hahanapin mo talaga siya. Unang good naman para sa akin, malaki ang sasakyan na to at maluwag na maluwag. Talagang kakasya kayo at hindi kayo magsisiksikan sa loob. Kahit naman napakalaki nitong sasakyan na to, napakadaling imaneho, maganda ang visibility, madaling gamitin lang siya, para lang siyang malaking laruan. Matipid din to dahil diesel, so malaki na, matipid pa, marami ka pang masasakay. Hindi ka rin kakapusin sa power dito. Malakas din siya. Basta marunong kang mag-manual at marunong kang dumiskarte.
kung mag-outing kayo o kaya mag-out of town, yung ilalim ng mga upuan, lahat pwede nyong lagyan ng gamit, kaya pwedeng hindi nyo na ipatong sa lap nyo at hindi na din tatamaan ng mga paa nyo. Gustong gusto ko rin sa sasakyan na to dahil 6 gear siya. Kung long distance yung itadrive mo, hindi hirap yung makina at mas makakatipid ka sa diesel dahil dun sa 6 gear. Mataas din ang ceiling nito, kaya kung gusto mong lumipat-lipat ng upuan, madali lang maglakad sa loob. Mataas ang ground clearance ng sasakyan, pero hindi mahirap sumakay, lalo na dito sa side, sa likod. Meron kasi siyang automatic na step board lumalabas pag binuksan mo yung pintuan, so madaling-madaling umakyat. Maganda rin na dalawa yung pintuan sa likod. Pa-side pa yung bukas niya, so kung maliliit na gamit lang ilalagay mo, pwedeng isa lang yung buksan mo. Tapos kung kailangan mong ibukas yung buo, pwede mo rin gawin. At saka hindi siya mahirap, walang effort kasi hindi pataas. So pa-side lang siya, mas madali, parang nagbubukas ka lang ng rip. Hindi siya mabigat. Uh-huh. Ang verdict ko dito, kung kailangan nyo ng sasakyan para sa pang-shuttle ng mga empleyado o kaya malaki yung pamilya mo o kaya gusto mo lang ng van life at murang-mura pa ha, ito magandang option na sasakyan para sa'yo. Idagdag ko lang dyan na napakalaking sasakyan pero madaling gamitin. Maraming salamat po sa panonood! Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin! O, next video na! RiT, riding in tandem. RiT, riding in tandem. RiT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RiT, riding in tandem. RiT, riding